Hello, good evening, good morning, good afternoon, good noon mga ka-show. Welcome sa ating panibagong vlog ngayon about how to exercise our finger, exercise finger para magkaroon ng mas magaling na gitarista. Yan yung topic natin ngayon. But before that, sa mga bago pa sa aking channel, just click the bell button, subscribe, and comment sa ating vlog ngayon. Salamat mga kaibigan. So, since ang ating content ngayon is about guitar lesson. So, tuturo ko sa inyo kung paano ang isang gitarista o sa mga gusto pang matutong maggitara, paano natin i-exercise ang ating mga daliri para masanay tayo kung maggitara tayo, medyo magiging masanay ka na sa iyong paggigitara. Example, yung mga pag-ano ng chords or pag-transfer ng chords or pag-adlibs. So, I'm sure guys, nakakatulong ito sa lahat ng mahilig mag-gitara at sa gusto pang matutong mag-gitara. Kaya, ituturo ko sa inyo yung mga simple tips lang para ano, madaling masanay sa mga sa pagpiplay ng gitara, lalong-lalo na sa mga finger style. So, ito lang po yung mga kaibigan, no? mga paraan, simple na mga steps para tayo ay magiging mahusay mang gitara. Actually, hindi naman ako mahusay, pero I'm sure nakakatulong ito, guys. So, itong gagawin natin. So, ganyan. First step, dito tayo sa taas, tawag nito number 6 strings. Itong apat na daliri, bawat isa sa fret niya, kanya-kanya. So, every fret, itat nyo, kung sa Tagalog ba, Bisaya, manggugoy. Like sa ganito. So, bawat fret, isang daliri. Yan po guys. So simple, diyan lang, ganun lang kasimple. So, yan guys. So, una, sinabi ko na, ganyan, isa. Tapos ito na lang ang pangalawang daliri. Yan. Tapos sumpay lang. Ito na naman dito. So, di naman mo maabot dito. Medyo, ano na. So, depende na yan sa iyo. Pero pwede mo rin i-continue. So, dito na naman tayo sa pangalawang string. Number 5. So, ganun pa rin mga guys, no? Sumpay lang. Another. Tapos third string. Ganun pa rin. Fourth string. Second string, sumpay, ganun lang kasimple guys, no? Madali lang gagawin to guys. Parang naglalaro ka lang, pero alam nyo,
malaking tulong po ito sa mga sa pagiging paggitarista mo. Dahil nakakasana ito kung paano natin magpuwent ng mga daliri natin diyan sa bawat nota na gagawin mo or bawat chords na magta-transfer ka. Kaya malaki yung tulong ito, guys. Kahit ganyan lang siya kasimple. Hanggang masanay ka, araw-araw gawin mo. Kahit mga ano lang, 5 minutes or ilang minuto, at least may oras ka. Ganun lang kasimple. Oh, simple lang yan, no? Yun po ang mga exercise na ginagawa sa mga gitarista. Ito po, i-share ko lang para nakakatulong talaga ito sa nagigitara. Hanggang kung ma-master ka na, kung medyo mabilis ka na, hanggang papaano mo na yan ginagawa. Basta araw-araw mo lang yan gagawin. So guys, I'm sure itong mga ganitong simple na pamamaraan, ito talaga ang mga, yung mga professional gitarista, ito mostly ginagawa nila kapag nag-i-exercise sila. Kumbaga kung sa basketball pa, kung may warm up, di ba nagba-warm up pa dyan sa court before sa laro. So ganito din sa gitarista. Simple as that. O pwede na, dito na agad. Oh. Yan po ang isang step na nalalaman ko kung paano tayo nakakatulong sa pagigitara, guys. Yun ay finger picking exercise. Pangalawa po, ay ganun pa rin pero pababa na siya. Pababa na, hindi na siya pa patakbo. Kasi 'yun, yung kanina patakbo kasi 'yun eh. Oh. Tumatakbo ka hanggang dito sa dulo. Di ba na mapapansin niyo yung mga gitarista na adlib sila? Gumaganyan yung mga kamay nila. Hanggang dito, tapos aabot dito. Yun kasi, yun ang mga isang way na nakakatulong talaga. Ang pangalawa ay ganun pa rin, pero pababa na siya. Gaya nito. Ganun pa rin siya, no? Pero pababa na. Bawat string, mula sa taas, hanggang pababa. Yun kasimple. Yun kasimple, guys, oh. Ganun pa rin siya, pero pababa na siya. Tapos, dito ka na naman sa pang-apat na magsisimula. Dito na naman hanggang aabot ka dito pero pababa ang style niya. So bawat fingers niya may kanya-kanya siyang assignment. So ibig sabihin na ano siya, nagagamit talaga siya. Ito, mostly itong thumb, nagagamit siya dito sa taas. Dahil siya, naghahawak siya eh. Pero mostly, pwede siya din siya gamitin dito sa number 6 na ano kwerdas sa taas. Eh, ganyan man. Mostly, ginagamit din ganyan. No? Nakakaano din siya. Pwede rin siya ganyanin. As, para magagamit din siya. Pero focus muna tayo dito sa apat dahil
itong apat kasi, ito yung medyo very busy sa pag-play play na gitara. Itong apat na finger na ito. Kaysa dito. Ito, nagagamit din ito para mag-fret dito sa taas. Pero mostly, itong itong apat ang pinaka very busy. So again, sa yung pangalawang steps, dandahanin lang, huwag lang yung mag... Dahil sa simula, dandahan lang naman, hindi naman bilisan to. Hanggang magiging master mo. So hanggang kung gusto mo kayanin. So yan po ang ating tutorial ngayon mga kaibigan. No, I hope may nalalaman kayo kahit pakunti-kunti lang nalalaman nyo. At least nakapag-share ako ng aking simple na gawa na paano i-exercise yung mga deliri natin para to improve how to play the guitar. So, malaking bagay ito guys sa mga gitarista na katulad ng mga tulad ko at sa mga iba dyan na gusto pa rin matuto at sa gusto pang natuto na at gusto pang matuto. I hope nagustuhan nyo yung simple tips how to exercise our fingers for improving your guitar experience. Salamat guys at sana sa susunod kong tutorial may bago na naman akong ituturo. Kaya pag-iisipan ko yan ng mabuti. At saka watch out sa mga song cover ko. Sana panoorin nyo. Salamat sa inyong suporta dyan sa lahat ng team. OB team, Yaman team, Golden Heart team, Yahoo team. At sa mga kaibigan ko sa YT, yung mga YouTubers yan na very solid supporters. Thank you so much sa inyong suporta. So don't forget to watch, like, and subscribe our YouTube channel. And hit the bell button notification. Thank you so much. Bye-bye. Thank you time!